Nananatiling nakataas ang isang kilay ni Jenny at ang mga empleyado naman na nasa harap ng dalaga ay tutop ang mga bibig. So, no one will pick that papers? Malamig na tanong ng dalaga at saglit na sinulyapan ang mga dokumento na nagkalat sa sahig, kasama ang basag na mamahaling vase. Madam, sorry po. Sorry po talaga. Huwag niyo na po kami tanggalin. Ito lang po ang trabaho na sumusuporta sa pamilya ko. Mabilis na lumuhod ang babae sa harap ng dalaga. Nanginginig ang boses nito, maging ang mga kamay. Tinitigan ni Jenny ang mamahaling vase, nakadarating lang mula sa Europe. Nakipag-argumento pa ang dalaga nun sa charity party upang makuha lang ang vase na yon. Tapos ngayon, hindi pa nag-iinit ang bawat bahagi nito sa Pilipinas, durog na. Pick the papers. Malamig at kakilakilabot ang tono ni Jenny para itong isang tigre na bigla na lang aatake. Mabilis naman na gumalaw ang ibang empleyado. Nagkauntugan pa ang iba dahil sa pagkataranta. Madam, here's the paper. Lumipat ang tingin dito ng dalaga at baliwala lang. Hinayaan ito ang empleyado na nakataas ang mga kamay habang hawak ang mga papel. Madam, ano pong gagawin namin sa vase? Dahil sa walang kwenta ang tanong na yon, napahinto sa paglalakad si Jenny. Dahil sa unti-unting pagharap muli ng dalaga, pigil naman ang paghinga ng mga empleyado. Takot na baka lahat sila masisante. Clean it and do your job properly. Nagpakawala naman ang kabadong paghinga ang mga empleyado dahil sa sinabi na yon ng dalaga. Para bang nabunutan sila ng tinik sa kanilang mga lalamunan. Naku Josie, muntik na tayo dun. Mabuti na lang at hindi pa masyadong beast mode si madam. Anang isang empleyado bago ito nagtawag ng cleaner. Ang swerte natin ngayon kung hindi pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Nang magsara ang elevator, hinawi na lang ni Jenny ang iilang hibla ng kanyang buhok na humaharang sa kanyang muka. Pinindot naman ang assistant ng dalaga ang floor kung saan ang opisina nito. Bakit hindi niyo po siya tinanggal, ma'am? She broke your vase. Milyon ang halaga nun. Nanatili lang na diretso ang tayo ni Jenny bago umiling. Kailangan niya ng trabaho. Malamig na sagot ng dalaga at hindi na muling nagsalita pa. Tahimik naman na napakagat ng labi ang assistant nito upang pigilan ang bahagyang pagngiti. Halos 3 taon na rin po ako nagtatrabaho sa iyo, Miss Castro. Iba ka talagang kumilos para makatulong. Lihim na napataas ang kilay ni Jenny bago tumikim. I'm not helping them, Royce. I'm just giving them a chance. Natatawa namang itinaas ng assistant ang mga kamay at kunwaring sumusuko. O sige po, sabi mo yan eh. Nang makarating sa opisina, walang oras na pinalampas si Jenny. Kalalapat lang ng puwet niya sa kanyang swivel chair, nag-focus na agad siya sa pagtatrabaho. Ito ang naging buhay ng dalaga sa loob ng 6 taon. Sa negosyo umiikot ang buhay niya. Miss Castro? Pagkatok ni Royce ang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Why? A call for you. It's urgent, ma'am. Bahagyang nangunot ang noon ng dalaga at kinuha ang telepono sa gilid ng table nito. Jenny Castro speaking. Madam, I'm Katrina from Marketing Department. Ako po ang na-assign ng team na makapag-close deal sa mga Sarmiento. Hinaharas po nila ako, madam. Mabilis na nag-init ang tenga ng dalaga sa narinig. Hindi na hinintay pa ni Jenny na muling magsalita ang babae sa kabilang linya. Mabilis siyang tumayo at kinuha na lang ang pouch. Wait for me, Miss Castro! Saad ng kanyang sekretarya. Nang makarating sa mismong kumpanya, nangunot ang noon ng dalaga. Hindi na nito matandaan kung bakit nga ba kailangan pang makipag-close deal sila sa mga ito. Nang magtangkang pumasok si Jenny, agad itong hinarang ng mga lalaking malalaki ang katawan. Agad namang kinontra ito ni Royce. Oops mga boss, huwag niyong hahawakan ang madam ko. Iniharang ni Royce ang sarili para hindi mahawakan si Jenny.
Sinenyas na naman ni Jenny ang mga bodyguard na alisin ang mga ito sa harap niya. Where's my employee? Ito agad ang naging tanong ng dalaga nang makapasok siya sa lobby ng kumpanya. Doon ay nakaupo ang hindi alam ng dalaga kung mga shareholders, stakeholder o ang may-ari ng kumpanya. Oh, the one and only Jenny Castro. It's a pleasant to meet you in person. Hindi naman sinabi ng tao mo na ikaw pala ang may-ari ng Castro Enterprise. Kung alam lang namin, edi pinirmahan agad namin ang deal. Agad namang nakita ni Jenny ang babae na nakayuko at bahagya pang magulo ang buhok. Mabilis sinenyas ni Jenny si Royce upang kunin ang babae. There's no need, Mr. Sarmiento. Malamig na tugon ng dalaga bago nagtangkang tumalikod nang marinig ang pagtawa ng mga ito. Come on, Miss Castro. Sa'yo pala nagba ng mga empleyado mo eh, mga pa-hard to get. Hindi naman nagbigay ng reaksyon ng dalaga. Sa halip, humakbang pa ito palayo. We will offer high amount. Alam namin na hindi mo kayang tanggihan yon, Miss Castro. Besides, business is business, right? Dahil sa sinabi nito, tuluyang humarap si Jenny at kinuha ang folder na hawak ni Royce. Malakas na binagsak ito ni Jenny sa table na ikinatawa ng mga nakakasaksi. Papayag ka rin pala. That's a contract, Mr. Sarmiento. Binibili ko na ang kumpanya mo. Sign it and leave this company. Tumalikod na ang dalaga. Ngunit saglit itong napahinto at muling humarap sa mga ito. Here's a pen. Write your fucking sign. And I don't need any amount. Kaya kong bilhin kahit ang sunod na yaman ng mga magiging anak mo. Tuluyang tumalikod si Jenny. Kasunod ng nakangisi nitong assistant at empleyado. Hinahangin pa ang buhok nito na wari mo ay isang main character sa isang magiging sikat na love story. Siya, si Jenny Castro. Ang babaeng sa edad na 28 ay pinakamayaman sa lahat. Nagmamay-ari ito ng iba't ibang klase ng negosyo na lahat naman tinatangkilik ng mga tao. Ang malamig na pagkatao ng dalaga ay hindi basta lang umusbong. May pinagmulan nito at alam ng nasa itaas na sinubukan niya itong pigilan. Ngunit marahil, ito ang paraan upang maging matatag ang dalaga sa buhay at manatiling nakatindig sa kabila ng pinagdadaanan. Mas tumaas ang sales ng Castro Enterprise this year kumpara sa sales last year. Here are the graphs which indicated the growth. Seryoso lang ang pakikinig ni Jenny sa babaeng nasa harap. Nasa loob sila ng meeting room at patay ang mga ilaw dahil na rin sa projector na nakabukas dahil ito ang ginagamit upang mag-present. If the enterprise will still follow the stability, the business will grow up to 30% in the next years. Iginalaw ni Jenny ang ballpen hawak niya bago sumandal sa swivel chair. No! Sabay-sabay na napatingin ang mga stakeholder at ilang board members sa dalaga. Po? It's only 30%, honey. Castro Enterprise doesn't follow any stability. Para yun lang ang makuha. Review your report again at ipakita mo sa akin kung saan ko mababasa na pare-pareho ang taktika ng business. Matapos yun sabihin ng dalaga, tumayo na ito. Kaya mabilis ding napatayo si Royce. Set a meeting again. Kapag nahanap mo na. For now, I don't want to hear a nonsense report. Alam ng dalaga na madalas ay napag-uusapan siya ng mga empleyado. Strikta at masungit at terror si Jenny. At hindi ngayon pipigilan para lang magmukha siyang anghel sa paningin ng mga tao. Yes, ma'am. Tuluyan ang nilisan ng dalaga ang meeting room. Naglakad sila patungo sa elevator. Nang tangka ng pipindutin ni Royce ang palapag ko sa opisina, pinigilan ito ni Jenny. I want to go home. Hindi naman nagdalawang isip ang assistant at mabilis na lang na sinunod ang amo. Tahimik lang hanggang sa makarating sa mansyon ng dalaga. Nakatingin lang ito sa kawalan at parabang malalim ang iniisip. I'll go now, Miss Castro. Huwag kang iinom na marami, ah. Nagbaw si Royce at tuluyan ang umalis. Naglakad naman si Jenny patungo sa wine station
at kumuha doon ang isa sa pinakamahal na koleksyon nito ng wine. Hindi may paliwanag ng dalaga kung bakit sa tuwing nalalapit ang Setyembre, bigla-bigla na lang siyang aakto ng ganon. Nang inumin ni Jenny ang wine, diretso sa bote, doon siya natigilan. Doon naramdaman ng dalaga ang pamilyar na bigat ng damdamin. Nay! Nanay! Mayaman na po ako! Napaluhod ang dalaga sa malamig na sahig ng kanyang mansyon. Kahit hirap, inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng bahay. Ang laki, ngunit walang kabuhay-buhay. Halos hindi maigalaw ni Jenny ang mga paa. Pakiramdam niya na pako ang mga yun sa simento. Habang ang katawan niya, natatamaan lang naman ang mga tao na dumadaan sa kanyang gilid. Kailangan ko ng desisyon niyo, miss. O operahan ba siya? O hindi. Ito na lang ang nag-iisang pag-asa ng lola mo. Wala nang maintindihan pa si Jenny. Maingay, ang tanging naririnig niya at pawang kaguluhan. Magkano po ba yung kakailanganin, Doc? Para mailigtas lang po ang lola ko? Pakiusap, iligtas niyo po siya. Please naman, oh. Nanlalamig na ang pawis niya na tumutulo pa rin sa kanyang noo. Kahit 50 mil lang muna ngayon, miss, para lang maumpisa na ang operasyon. Doon tuluyang nanghina si Jenny. Ang natitirang lakas niya, nawala na sa kanyang sistema. Nipiso nga sa kanyang bulsa, wala siya. Saan naman siya kukuha ng 50 mil? Pwede po bang operahan niyo muna yung lola ko? Gagawa po ako ng paraan para mabayaran ko po kayo. Sige na po. Nagmamakaawang usal ni Jenny. Ngunit bigong umiling lang ang doktor at ang nurse na nasa tabi nito. Pasensya na, miss. May policy kasi ang ospital namin. Hanggang wala pong paunang bayad, hindi maaaring galawin ng pasyente. Hindi alam ni Jenny kung pagkawala ng pag-asa ang nararamdaman niya sa mga oras na yon o pagkamuhi. Marahil ay pagkamuhi. Dahil ang mga may pera lang ang may karapatan para magkaroon ng mahabang buhay. I won't stop from here. I won't stop until my broken heart isn't healed, my poor nanay. Muling nilagok ni Jenny ang wine at tumulala sa kawalan. Kailan nga ba huling beses na lumuha siya? Marahil, hindi na ulit. Dahil matapos mawala ang nanay niya, tuluyang nawala na rin ang kanyang emosyon. Mabilis na inikot ni Stanley ang braso na hawak niya at basta na lang itong itinulak padapa. Rinig na rinig naman ang binata ang pagdaing nito. Aray! Aamin na po ako! Sasabihin ko na kung saan sila matatagpuan at kung ano mga susunod na plano nila. Napangisi ang binata at marahas na itinayo ang lalaki. Aamin ka rin pala, pinahirapan mo pa ako. Sinanyasan ng binata ang mga tauhan niya. Kaya naman kinuha ng mga ito ang ilan pang nahuli nila at pare-parehong nilagyan ng posas. May magaganap na party bukas sa Grand Lucia Hotel. Ang alam ko, annual party yun. Para sa malalaking negosyo at malalaking mga tao, pero yun lang alam ko. Sarkastikong natawa si Stanley bago ikasang baril na hawak niya. Parang di naman ako naniniwala na yan lang ang alam mo. Seryoso ang boses ni Stanley nang higitin niya ang kwelo ng lalaki at nagbabanta ang mga mata. Anong plano nila? Gano'ng karami ang dadating ng sindikato? Boss, mauna kayo, yun lang talaga ang alam ko. Sasabihin mo, o hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at kakalabitin ko itong gatilyo. Nahihirapang umiling ang lalaki. Nagmamakaawa na ito para sa sariling buhay. Madami sila, boss eh. Isang mayamang businesswoman ang pinaka-target ng grupo. Pero pagkakaalam ko, kahit ang mga kalaban na grupo ng sindikato namin ay ang babaeng yun din ang target. Boss, yun ang alam ko. Maawa ka naman. Basta na lang binitawan ni Stanley ang kwelyo ng lalaki at umatras ng bahagya. Pinunasan ng binata ang baril at nag-isip. Halos ilang buwan na rin tinatrabaho ni Stanley at ng department nila ang sindikatong ito. Ngunit kahit ata gaano na karami ang napapatay at nahuhuli nila, hindi pa rin nauubos ang mga ito. Lumuwas pa ako sa Maynila para lang sa mga buisit na to. Sinisira ang mahimbing at payapa kong pagtulog sa mansyon.
Mahinang bulong ni Stanley sa sarili nang maalala na ilang beses pa niyang kinulit ang pinsa na si Clarissa para lang sa switchback situation nila. Bumuntong hininga na lang ang binata at si Nenya San ang isa sa mga kasamahan. Find something about the businesswoman. Send it to me later. Yes, sir. Pakiramdam ni Stanley, malalagasan siya ng isang buhok dahil sa pagkainis sa mga sindikatong ito. Nang makarating sa sariling kondo, hinubad agad ng binata ang suot at dire-diretsyong pumasok sa bathroom. Doon ay pinikit ito ang mga mata at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa katawan niya. I'm going to get that syndicate and end their evilness. Masyado nang marami ang gulo sa mundo. Mahal ni Stanley ang trabaho. Ang katotohanan nga, ito talaga ang rason kung bakit kahit minsan, hindi siya nagka-interes sa mga babae. Kahit pa ang trabaho niya madalas ay konektado sa mga magagandang babae, wala siyang pakialam doon. Para bang ang tingin niya ay otomatikong umiiwas sa babae at ang puso niya ay nasa trabaho lang. Agent Parker. Matapos maligo, nagring ang laptop ng binata. Base sa listahan ng mga dadalo bukas sa annual party, iisa ang babaeng pinakamayaman sa lahat. Hindi na tumingin si Stanley sa monitor. Natitiyak naman niya kasing isang matandang babae yon. Sino ba naman ang babaeng magiging napakayaman? Maliban na lang kung anak mayaman to. Siya si Jenny Castro. She's 28 years old. Siya ang nagmamay-ari ng Castro Enterprise. Kailan lang binili niya ang kumpanya ng mga Sarmiento? Take note. Cash. Dahil sa sinabi nito, hindi alam ni Stanley kung bakit bigla siyang naging interesado. 28 years old, yet the richest businesswoman? You're kidding me, right? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. No, agent. Ang impressive part, nagmula siya sa pagiging walang-wala hanggang sa umusbong ang negosyo niya at makilala. Baka naman drug dealer. Natatawang ani Stanley. Natigilan din naman ito na makita ang litrato ng babae. Parang nakaramdam siya ng kilabot nang makita ang bahagi ng mga mata nito. Napakalamig. Maybe it's easy. Lalapitan ko siya before ang party. Para kung sakali man na dumating ang mga sindikato, mapoprotektahan ko agad siya. Hindi madali ang sinasabi mo, Agent Stanley. Kilala si Jenny Castro bilang isang babaeng mas malamig pa sa yelo. Iignorahin ka lang niya na para kang isang hangin na hindi man lang niya nakikita. Nangunot ang noo ng binata bago sumandal sa swivel chair. May pinsan din naman si Stanley na masungit. Ni hindi ito nagsasalita. Ngunit hindi naman ito ganun kalala. I should give it a try. Besides, ano mawawala, diba? Fine, good luck with that. You can do this, Jenny. Humugot ng malalim na buntong hininga ang dalaga at ibinugayon. Heto na naman kasi siya. Hindi niya alam kung ano ang rason. Ngunit nakakaramdam siya ng panginginig ng kamay at pagbilis ng tibok ng puso. Marahil inaatake na naman siya ng anxiety. Tuluyang lumabas si Jenny patungo sa pool area para magpahangin saglit. Doon muna siya magpapalipas ng oras. Niyakap ng dalaga ang sarili bago tumingin sa langit. Alas 7 pasado pa lang, ngunit may mga bituin na. Marahil, isa sa mga bituin na yon ay ang kanyang nanay. I miss you so much, nanay. Hindi natuloy ang balak na pagdadrama ng dalaga dahil sa malaking bagay na tumama sa kanya. Oh! Bago pa man makapagriyak ang dalawang tao, nahulog na ang lalaki sa swimming pool. Natutop naman ang dalaga ang bibig sa pagkagulat. Napakurap-kurap si Jenny habang ang kanyang panga ay halos mahulog na. Napako ang kanyang tingin sa binata na ngayon ay nakaahon na sa swimming pool. Basang-basa ang long sleeve polo nito na ngayon ay bumabakat na ang matipuno nitong pangangatawan. Parang naging malaslow motion ang pagbubukas ng botones ng binata para kay Jenny. Halos mahigit niya ang sariling hininga nang tuluyang masilayan niya ang dibdib nito. Are you okay? I'm sorry, kasalanan mo kasi eh. Humaharang ka sa daanan ko. Dahil sa sunod-sunod na sinabi ng dalaga, natawa si Stanley.
Nag-sorry ka nga. But you're blaming me? Natatawang sagot ni Stanley habang pinupunasan ang basa niyang katawan. Hindi kita sinisisi, mister. I'm just stating a fact. Anang dalaga, bago halongkatin ang handbag. Here, I have a handkerchief. I know that's not enough. If you like, you can come with me. I'll clean, dry your suit. Pang-aasar ng dalaga kay Stanley. At ito naman ay tumango. Sige, hindi ko tatanggihan yan. Offer mo yan eh. I won't go in a meeting with this wet suit. Muli namang sumulyap si Jenny sa binata bago tumalikod at nagpatiuna na. Nang makapasok sa elevator, halos lahat nakatingin sa bakat na katawan ng binata, kaya napataas tuloy ang kilay ni Jenny dahil doon. Get out! Malamig na sabi ni Jenny sa mga babaeng napakalagkit ng titig sa katawan ng binata. Dahil doon, napatingin naman si Stanley sa dalaga. Seryoso ang mukha nito at katakot-takot ito. Yes, Miss Castro, sorry po. Mabilis pa sa alas 4 na lumabas ang mga ito. Nagsara na rin ang elevator kaya napairap ang dalaga. Sungit mo naman. Who cares? Anito, bago inilabas ang cellphone at may tinawagan. Send a person to my suite right now. Isinandal ni Stanley ang basang katawan sa dingding ng elevator at napangisi siya sa kanyang loob-loob. Pinasadahan ang tingin ng binata si Jenny. Patangka dito marahil ay mga 5'5 ang taas. Matangos ang ilong nito at sakto lang ang kapal ng mapula nitong labi. Bagay sa fearless feature ng dalaga. Ang mga mata nito walang emosyon. Makapal naman ang mga kilay nito na ngayon ay magkasalubong. Nakalugay ang buhok nito na hanggang bewang at tuwid na tuwid. Stay here, ikukuha kita ng bathrobe. Simpleng pagtangulang ang naging sagot ni Stanley. Hindi naman nagtagal, muling bumalik ang dalaga at may hawak na itong makapal na puting tela na nakatupi. Just leave your clothes in the bathroom, sila na magda-dry clean yan. Anang dalaga bago kunin ang maliit na remote at buksan ang bahagyang ilang ilaw. Iniwan nga ni Stanley ang damit sa bathroom at muling lumabas. Nang makalapit sa isang mini table, napansin ang binata ang familiar na invitation card. You're invited? Tanong ni Stanley nang mapansin ang kadarating na dalaga. Of course, my company is their biggest investor. Why would I be not invited? Nagkibit balikat lang ang binata bago naupo sa mukhang mamahaling couch. I don't know, di naman kita kilala o kung ano ang kumpanya mo. Napasinghap ang dalaga bago umiling. Ha, arugante. Irap ng dalaga at nagtangkang tumalikod. Ha? Anong pagiging arugante sa sinabi ko? Dahil hindi lang kita kilala, arugante na ako? Hindi sumagot ang dalaga at nagtungo lang sa kitchen counter upang kumuha ng tubig. Hindi rin naman kita kilala, kaya wala akong pakialam. Anang dalaga, bago sumimsim sa baso ng tubig. Gusto mo ba magpakilala ako sa'yo para makilala mo na ako? Matamis pang umiti ang binata bago lumapit kay Jenny. Hindi ako interesado. Stanley Parker! Napasulyap si Jenny sa kamay na nakalahad. Imbis na tanggapin, pinagtaasan niya lang ito ng kilay. You're still a stranger to me. Kung stranger ako, ba't mo ako pinatuloy sa suite mo? You didn't even know my name, yet you trusted me by letting me enter your safe space. Nagkibit balikat lang ang dalaga bago ilapag ang baso sa counter at gumisi. Kahit napasukin ko ang kahit sino, ayos lang. Dahil sa oras na lumabas ka ng suite ko at hindi ako nakita ng mga tao ko, you will definitely not leave this place alive. Hindi alam ni Stanley, ngunit may kung ano sa dalaga na nakapang-aakit sa kanya. Marahil ay ang matapang na personalidad nito at ang walang emosyong mata. Ma'am Castro, okay na po ang pinag-uutos niyo? Nalipat ang tingin ng dalawa sa nagsalita. Tumango si Jenny at sinenyasan ang binata bago umirap. Taray! Mahinang bulong ni Stanley. Magbihis ka na. I leave. Mukhang mayaman ka naman, kaya sigurado akong hindi mo ako pagnanakawan.
Ngumisi lang ang binata dahil sa mataray na pananalita ng dalaga. Pinagpaganistan niya ang damit at inayos ng konti ang kanyang buhok. Nang lumabas siya sa sala, natagpuan niyang tahimik na sa labas. Lumapit ang binata sa isang drawer. Sa ibabaw nito, may mga picture frame. Iilan lang doon ang mukhang recent picture. Kinuha ni Stanley ang isang picture frame kung saan may isang matandang babae na malawak ang ngiti at isang dalaga na masaya ang mga mata at abot tenga ang ngiti. Well, she's really pretty when she's smiling. Anang binata at tinitigan pang mabuti ang litrato. Ibang-ibang itsura ng dalaga. Sa dalagang nakaharap niya kanina. Sa litrato pa lang, makikita na ang kinang sa mga mata nito. Samantalang ang babaeng kaharap niya kanina, ni katiting na emosyon, wala. Maingat na inilapag muli ni Stanley ang litrato bago nagdesisyon na tuluyang lumabas ng suite. Bahagya pang napaatras si Stanley nang may lalaki nag-aabang pala sa labas ng pinto. Pinabibigay ni boss. Tinigdan ng binata ang inaabot nito, ang invitation card. Sinabi ng nag-dry clean sa damit nyo na nasira ang invitation card mo, kaya pinabibigay niya to. Tinanggap naman yun ni Stanley bago tumango. I can't still enter the party without the invitation, but thanks for this. Ngumisi lang ang lalaki at marahang tumango. Sounds like my boss. Mauna na po ako. Nang makapasok sa venue, naging alerto agad ang tingin ni Stanley sa paligid. Ngunit, hindi naman siya nagpahalata. Oh, Mr. Parker, you came! Ngumiti naman ang binata at lumapit sa matandang lalaki. Yes, of course, for business. My grandmother can come, so she sent me. Tumangutango naman ang matandang lalaki at nagsimulang makipagkwentuhan. Kamusta na nga bang nag-iisa at natatanging Celeste Parker? Nahihiyang umiti si Stanley. Oh well, she's perfectly healthy and still so beautiful. Alagang-alaga pa rin siya ni Grandpa. They are still in love with each other. Tumawa naman ang matanda bago siya nito abutan ng isang wine glass. No doubt, noong kabataan naman kasi talaga namin, napakaganda na yan ni Celeste. Kaya nga nakakatuwa at magandang lalaki rin ang napangasawa niya. Habang nakikipag-usap, natigilan si Stanley dahil may nakaagaw sa kanyang pansin. Pakiramdam niya na mga oras na yon, napunta siya sa ibang mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla niyang naramdaman ang pagbagal ng ikot ng mundo. And here comes the star of the night, the one and only Jenny Castro. Bumaba ito ng hagdan at napaka-elegante ng bawat galaw nito. Tunay nga ang sinabi ng MC, para itong kumikinang sa mga mata ni Stanley. Iba na ang suot nito ngayon. Isa na itong fitted sexy dress na hanggang hita. Kulay itim ito at tube style. Nanatiling nakalugay ang buhok nito at may konting makeup ito na nakapagpa-enhance sa ganda ng dalaga. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit nanatili ang titig ni Stanley sa dalaga na ngayon ay nagtungo na sa harap ng entablado. Hanggang ngayon, wala man lang makitang kahit konting ngiti ang binata sa babae. Parang ipinanganak na ito para hindi ngumiti. It's a pleasure to be here today. For the meantime, enjoy the party. Then we'll talk about me buying your company later. Nagtawa na ng mga tao nandun sa joke ng dalaga. Samantalang, nanatiling nonchalant naman ito. Can I invite you for a dance, Miss Beautiful? Napalingon si Jenny sa nagsalita mula sa likod niya. Mula sa mga kinakausap na business partner, tuluyan ang nalipat ang atensyon ng dalaga sa binatang nasa harap niya ngayon. Hindi alam ng dalaga subalit, saglit siyang natigilan dahil sa itsura ng lalaking kaharap niya ngayon. If my business partners won't mind me leaving them, then sure. Tumingin naman si Stanley sa mga ito na mahinang tumawa lang bago nagsitango. Shall we dance? Tinanggap ng dalaga ang kamay ng binata na nakalahad. Dahil doon, nakaramdam ng biglang kuryente si Jenny na dumaloy sa kanyang sistema. Nang maingat na ilapat ng binata ang kamay sa bewang ni Jenny,
bahagya siyang napakibot. I'm sorry, hindi ka ba komportable? Tipid lang na umiling ang dalaga bago ipatong ang kamay sa balikat nito. It's fine. Nang magtama ang mga mata nila, doon lang napagtanto ni Jenny na magandang lalaki pala ang kaharap. Malalim ang pagiging brown ng bilugang mata ng binata. Matangos ang ilong nito at makapalang lapi. Parang Western Beauty. Ipinanganak ka bang may sama ng loob sa mundo? Napataas ang kilay ni Jenny at umismid lang. Why do you care? Nagkibit balikat ang binata bago umindayog sa malamyos na kanta. Ganda mo sana kaso ang sungit mo. Tuluyang umirap ang dalaga. Sasabat pa sana siya nang biglang may kung anong sumabog mula sa labas. What's that? Gulat na tanong ni Jenny nang makita ang umuusok na pinto na kabubukas lang. They're here. Agad namang napatingin ang dalaga kay Stanley at halata ang pagtatakas sa mga mata nito. Who are they? Where is Jenny Castro? Isang malakas na sigaw ng lalaki bago ito nagpaputok ng baril na naging dahilan ng sigawan ng mga tao. Dahil doon, naramdaman ng dalagang marahan na pagkakahigpit ng pagkakahawak sa kanya ng binata. They're looking for me? What the fuck? Nakita ng dalaga si Roy sa hindi kalayuan. Sumisenyas ito na huwag magsalita at dumapa na lang kung kinakailangan. Don't worry. They won't take you away from me. Gusto pa mang magtanong ni Jenny. Hindi niya na yun nagawa pa dahil sa mga kalalakihan na papalapit sa pwesto nila. Parker! Ha, buisit! Nandito na naman to? Narinig ni Stanley na reklamo ng isa na nakatawag ng atensyon ng ibang kalalakihan. Ngumisi naman ang binata. Huwag na kayo magulat dahil kahit saan kayo, mas mauna ako. Sagot ng binata bago ito mabilis na sumugod. Gulat naman si Jenny dahil doon. Lalo na nang hindi bitawan ng binata ang kamay niya. Iniiwas siya nito sa mga nagtatangkang humawak sa kanya. Umikot silang dalawa. Inilipat naman ni Stanley ang hawak sa bewang ng dalaga bago lumapit sa isang table at hinila ang manipis na tela. Mabilis na hinablot naman ni Jenny ang isang wine bottle at hinampas yun sa lalaking lumapit. Sa sobrang bilis ng galaw ng binata, hindi na malaya ni Jenny ang tela na nakatali sa kamay niya at sa kamay ng binata upang matiyak na hindi sila magkakahiwalay. Position your people and attack now! Napalingon ang dalaga kay Stanley nang magsalita ito. Maya-maya pa ay ang pagpasok ng mga armadong tao. Agad na umatake ito sa mga kalaban. Ang iba naman tinutulungan ng ibang tao na makaalis upang maging ligtas na. Pero ang boss ko, nandito pa siya! Hinanap ng mga mata ng dalaga ang pinagbola ng boses at si Royce yun na ayaw pumayag na umalis. Bago pa man bumuka ang bibig ni Jenny, bahagya siyang napatili nang kargahin na lang siya basta ng binata. Okay lang bang gamitin kitang armas ko? Tanging pagkagulat at pagtataka ang naging sagot ng dalaga. At namalaya na lang niya, umiikot silang dalawa at ginagamit ng binata ang matutulis niyang high heels upang ipang-atake sa mga kalaban. Nang maibaba na ang dalaga, ito pa mismo ang nanghila pababa sa dress niya na medyo tumaas dahil sa ginawa nitong pagbuhat. I'm sorry about that. You're too stunning for me to do that. Umirap lang ang dalaga at kinuha ang isang pares ng high heels niya. Malakas itong hinampas ni Jenny sa lalaking aatake sana sa kanila mula sa likod. Wow! Good job! Umismid lang ang dalaga at tuluyang hinayaan ang binata na protektahan siya. Who are these people? Anong kailangan nila sa akin? Anong atraso ko sa kanila? Ba't sila ng gulo? At sino ka ba talaga? Sunod-sunod na tanong ni Jenny nang makapasok sila sa kanyang suite. Mabilis na lumapit ang dalaga sa malaking salamin at agad tinignan kung may naging sira ba ang kanyang dress. Pwede ba? Isa lang ang tanong? No! I want answers! Muntik nang malagay sa alangan ng buhay ko. Kaya kinakailangan ko malaman. So I know kung kailan ko bibili ng buong security agency just to secure my safety. Naiinis na kinapa ng dalaga ang cellphone niya
kung saan niya ba yun nailagay. Hindi naman makapaniwalang napapailing si Stanley habang hindi mapigilan ang mahinang pagtawa. What? Why are you laughing? You're kidding, right? About buying the security agency? No. I am the most serious person that you will ever meet. Then just pay me. A bunch of security guard can't compete with my skills. I'm overqualified since I'm too good for fighting. Ipinag-cross ni Jenny ang braso at sumandal sa counter upang seryosong tignan ang binata. Then answer my question. Who are they? What do they want? And you? Who the fuck are you? Ngumisi lang ang binata at marahang humakbang palapit sa dalaga. First, they are syndicates. Hindi isang sindikato. Maraming grupo sila. Second, it's either they want you gone or people paid them to get rid of you. And for the second time, I am Stanley Parker, a hot agent at your service. Mataray na inirapan ni Jenny ang binata at nagkusang lumayo dito. Hot agent, mayas! Pinipigilan naman ni Stanley ang matawa. Hindi niya alam ngunit naa-amaze siya sa kasungitan ng dalaga. For the record, it's not safe if papasok ka agad sa trabaho after nang nangyari. Sinulyapan lang ni Jenny si Stanley ngayon na nakasandal sa gilid ng pinto habang isinusuot niya ang limited edition heart-shaped earring niya. Kaya nga sasama ka, hindi ba? What's your purpose? Irap ng dalaga. Natawa naman si Stanley bago lumapit sa kanya. Ang sungit mo talaga, Miss Castro, no? I wonder why. Do you know that curiosity kills a cat? You should be very careful. Mataray na sagot ng dalaga bago mag-spray ng setting spray at tumayo na. Ngumisi naman si Stanley. Hindi siya basta-basta susuko dahil lang sa kasungitan nito. Matapos ang maikling argumento, nasunod din ang kagustuhan ng dalaga na pumasok sa trabaho. Ngunit kagaya ng inaasahan, dagsa ang mga reporters sa labas ng building. Miss Castro, ayos lang po ba kayo kagabi? Hindi ko na kayo nagawang balikan dahil ang dami ng security sa labas at loob ng building ng suite nyo. Ito agad ang salubong ni Roy sa kanya. Saglit itong tinapunan ng tingin ni Jenny bago tumango at sumenyas si Stanley. I'm perfectly fine, sagot niya. May gustong kumausap sa'yo, Miss Castro. Nalipat ang tingin ni Stanley sa assistant ng dalaga bago umiling. Di pwede. Mabilis na sagot ng binata bago ibinalik ang mga mata sa binabasang dyaryo. Papasukin mo siya, Royce. Ibinaba agad ni Stanley ang hawak na dyaryo dahil sa naging sagot ng babae. Hindi pwede. I am protecting you from possible danger. Umirap lang naman ang dalaga bago nito itinulak ang swivel chair gamit ang sarili at tumayo. Ako pa rin ang magdidesisyon. Like you said, you are protecting me. Muling umirap ang dalaga at sinenyasan na si Royce. Wala namang nagawang assistant kahit papatuloy na umiiling dito si Stanley. Oh, Mr. Flores, what brought you here? Agad na tanong ng dalaga nang makita kung sinong bisita. I want to tackle a private issue. Can they leave us for a moment? Makahulog ang tanong ng lalaki bago ito tumingin sa likod kung nasa ang assistant at ang binata na seryoso lang ang tingin. No, whatever you say, say it. Malamig na saad ni Stanley, kaya naman sinamaan ito ng tingin ng dalaga. Yeah, of course, Royce. Drag that man outside for a moment. Natatawa namang sumunod ang assistant, habang masama pa rin ang tingin ng binata sa lalaking dahilan kung ba't pinapalabas sila ngayon. What do you want, Director? Muling tanong ng dalaga. Ngunit sa pagkakataon na ito, maseryoso. Step down in your position, Miss Castro. Napataas ang kilay ng dalaga bago bumalik sa pagkakaupo sa swivel chair. Are you trying to make me laugh? Kumpanya ko to. Sino ka para utusan ako? A woman doesn't deserve to lead. Kitang-kita ni Jenny sa mga mata nito ang pagkasuklam. Kaya naman,
Malakas na hinampas ng dalaga ang lamesa at nakipagtagisan ng titig dito. Then sino ang deserving? You? May lawit ka lang dyan sa ibaba mo, pero wala kang kakayahan kagaya ng kaya ko. Mariin na tugon ng dalaga habang nananatiling hindi nagpapatalo sa tagisan ng tingin. You're just a woman. A woman richer than you. Mas mayaman pa sa mga kaibigan mo at kahit siguro sa mga ninuno mo. I am a woman with a great power I create. Ikaw, anong ambag ng pagiging lalaki mo? Matapang itong sagot ni Jenny. Para sa dalaga, hindi siya naghihirap sa maraming taon upang magpayaman ng higit pa sa lahat para lang may magsabi sa kanya na bumaba siya sa kanyang posisyon. Dapat namatay ka na lang kagabi. Nagpanting ang tenga ng babae dahil sa sinabi nito. Mabilis na hinatak nito ang kamay niya. Ngunit mabilis na nakapag-isip ang dalaga. Kinuha ng dalaga ang laptop niya na nakatiklop at malakas itong inihampas sa lalaki. Buisit ka talaga! Masyado ka mapagmataas! Nang makabawi ito, muli na naman sana nitong aatakihin ng dalaga. Hindi alam ni Jenny kung paano nangyari. Ngunit mabilis na naiikot ng binata ang lalaki at itinumbay ito sa sahig. Napakabilis itong kumilos. Madam Boss, ayos ka lang? Tumangu lang si Jenny at kahit pa gusto niyang pagsabihan ng assistant dahil kung ano-ano lang ang tinatawag nito sa kanya. Hindi lang ako may gustong mawala ka sa kumpanya na to, Jenny Castro. Kung hindi man ako makakapagpabagsak sa'yo, meron at merong lilitaw para mawala ka lang. Naikuyom ni Jenny ang kamao habang pinapanood ang binata na inilalabas ang lalaki na nananatiling sumisigaw pa rin. Royce. Muling naupo ang dalaga at minasahe ang sentido. This is not good. Try to find some information about other directors or anyone inside the company. Mukhang lahat sila may masamang motibo sa akin. Tumangu ito at nagpaalam na. Halos kasunod lang din ito ang pagpasok muli ni Stanley. Ipinadala ko na siya sa mga tauhan ko. I guess you're not safe for the meantime. I mean, I can't protect you in any way, but it's more safe if you will keep Lilo. Binuksan ni Jenny ang drawer at marahang kinuha ang isang litrato. Napabuntong hininga siya tumango. Why not? You promised that you will keep me safe, so I'll trust you. Oh my God! Ngayon kailangan ko patuloy bumili ng panibagong laptop. It's a limited edition brand. Reklamo pa ng dalaga habang nakatingin sa laptop na may konting basag. I'll buy you a new one. Can you afford it? I can afford anything that you can ask me. Nangunot ang noon ng dalaga at hindi na lang pinansin pa ang matatamis ng ngiti ng binata. Ang lalaking to. Kala mo naman may katuwa-tuwa lagi sa sinasabi ko. Anang dalaga sa sarili bago nagpatuloy sa pag-iisip at tinignan ang litratong hawak. Malamig na simoy ng hangin ang sumalubong kay Jenny pagkababa pa lang sa van. Imbis na lamigin, nakaramdam ng kaginhawaan ang dalaga. Uncle! Napatingin ang dalaga sa pinagmula ng boses. Saglit natigilan si Jenny dahil sa parang napunta siya sa lugar kung saan nakatirang mga maladyos ng kagandahan. Hi, Emilia. Nasaan ay ba? Nagkibit balikat lang ito at yumakap sa binata. Maya-maya pa, tumingin ito sa dalaga. You must be Auntie Jenny. Hi, I'm Emilia. I'm Uncle Stanley's niece. Inilahad dito ang kamay sa harap ng dalaga. Saglit naman yung tinignan ni Jenny bago tanggapin. Yeah, I'm surprised that you know my name. It's a pleasure to meet you. No one can keep secret from us. We know a way to find out everything. Osha, let's go inside. Mukhang uulan ngayon. Kanina naman maganda ang araw. Anyaya ni Stanley bago nito tinignan ang dalaga. Hindi ka ba palangiti? Napasulyap si Stanley sa pinsan bago mahinang natawa. Hindi siyang umingiti. Saad naman ito.
Ngumuso lang ito bago tuluyang buksan ang pinto ng mansyon. Bahagya pa nga nagulat si Jenny dahil ang bakuran ay malawak at malaki ang mansyon na ito. Mukhang mamahalin din ang mga materyales na ginamit dito. At mukhang hindi nga lang basta-basta ang binata. What are you guys doing here? Napatingin naman si Jenny sa tinitignan ni Stanley. Doon, natagpuan ang mata niya ang tatlong tao. Isang babae at dalawang lalaki na magkamukha. Mukhang kambal ang mga ito. Obvious ba? We're watching. Saad ng isang dalaga. Dahil sa lamig ng boses nito, naagaw nito ang atensyon ni Jenny. Ouch! Ang lamig-lamig na nga nitong babae na katrabaho ko. Pati ba naman ikaw na pinsan ko? Just greet me with your warm love. Walang sabi-sabi na basta nalang lumapit sa mga ito si Stanley at nakigulo sa mga tao na kaupo sa malaking sofa. Bahagya pang nagulat si Jenny dahil doon. Hindi kasi halata sa katawan ng binata na umaakto ito ng ganon. Hayaan mo siya, Auntie Jenny. Ganyan talaga yan kapag nandito si Auntie Clarissa. Mas malala silang dalawa. Inaamin ng dalaga na malaki rin naman talaga ang mansyon niya sa syudad. Ngunit nabibighani siya sa kagandahan ng disenyo nito. Napakalaki ng chandelier. Ngunit sa kabila nun, hindi ganun kaliwanag. Sakto lang upang titigan ito. Are you hungry? Nagluto po kami ng carbonara. Yeah, I would like to try it. Hindi na kumakain ang dalaga ng carbonara. Magmula nang namayapa ang kanyang nanay. Para kasi sa kanya, ito ang may pinakamasarap na luto at ayaw niyang makalimutan na lasa nito sa kanyang alaala. Tumayo ang isang lalaki at nagtungo sa pinto. Marahil doon ang kusina. Upo ka po. Bahagyang tumango ang dalaga at umupo sa solo couch. Doon niya lang natitigan na babae. Maganda ito at halos kamukha ni Emilia. She's my older sister, auntie. She's Kiara. Don't mind her pagiging masungit. She was born like that. She doesn't want to talk to anybody. May sarili siyang mundo at ayaw niyang pinapakialaman ng mga gamit niya. Ayaw niya sa mga taong madaldal, kaya ayaw niya sa akin. Tumatawang ani Emilia bago ito patakbong lumapit sa kapatid at mahigpit itong niyakap. Nakatikim tuloy ito ng nagbabagang tingin mula kay Kiara. Silly, I didn't dislike you. Nagpapahinga lang ako sa kaingayan mo. May maliit na ngiti na sumilay sa labi ni Kiara. Natigilan naman si Jenny dahil doon. Nakaramdam din kasi siya ng kakaibang emosyon sa kanyang puso. Hindi niya lang alam kung anong dahilan nun. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng kahit ano maliban sa kawalan. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Para bang nagtatalo ang isip at puso niya kung gusto niya bang ilabas ang emosyon na yon o manatiling nahakubli sa kanyang loob. Ito na po ang carbonara. Niluto namin to. Ang sabi kasi ni Uncle, pabalik siya ng mansyon. We didn't know na may kasama pala siyang maganda. Ikaw, Uncle, ha? Tumawa ang mga ito bago tuluyang iabot sa dalaga ang plato na may lamang carbonara. Go on po. Then tell me if saan kami mag-improve. Bahagyang may ngiti na ani Kiara. Yan naman po si Kurt and his twin brother Kent. Ang gagwapo, di ba po? Sa susunod, irereto ko sila sa mga classmates ko. Nagtawa na ng mga ito bago na pailing. Tahimik naman na pinagmamasdan ni Stanley ang dalaga. Pinag-aaralan niya ang nagiging reaksyon nito. Ang magandang mukha nito ay nanatiling walang reaksyon. Ngunit nakikita niya ang pagbabago ng mga mata nito. May konting kinang na. Lumapit si Stanley sa dalaga at marahang kinuha ang kamay nito. Sabay-sabay tuloy na napatingin ang mga ito sa kanya. Gusto mo bang mamasyal? May nakakalokong ngiti na pinakawala ng mga pinsan. Ngunit hindi yun pinansin ng binata. Is it safe? Tumango naman ang lalaki. Kapag kasama mo ko, kahit saan tayo pumunta laging safe. Mahinang natawa si Kiara kaya napatingin si Jenny dito. Yeah, it's really good. So don't worry about your safety, he'll take care of you. Ani Kiara at umiwas sa akmang panggugulo ng buhok ni Stanley sa kanya. Thanks. Saad ni Stanley.
Nang makaalis sa mansyon, nagtungo sila sa malapit na dagat. Tahimik lang naman si Jenny habang nakatingin sa payapang paligid. Ganyan ka ba talaga? Nalipat ang tingin ng dalaga kay Stanley. Naalin. Ganyan. You doesn't look interested. You look heartless, emotionless. Kung hindi ka lang humihinga, isipin ko robot ka. Sa bagay, kung tutuusin, ang robot marunong umiti, pero ikaw hindi. Saan ka nakakita ng robot na umiti? You're making a story. I work with National Intelligence. Marami akong iba't ibang bagay na nakikita at nakakasalamuha. Ang dami ko na rin tinrabaho. Iba-iba ugali ng tao, pero ikaw, you're just like that. Naikuyom ng dalaga ang kamao bago tumalikod at naglakad. Sino ba ang lalaking to sa inaakala nito? Sino ito para kwestiyonin ang emosyon na dapat niyang pakawalan? Why do you care? I barely know you too. Hindi dahil hindi ako ngumingiti, may karapatan ka ng kwestiyonin ako. Smiling doesn't make you less powerful. Makahulog ang ani Stanley bago ito lumapit sa dalaga. Ano naman kasi ang dapat kong ikangiti? Give me a chance. Natigilan ang dalaga sa sinabi nito. Tuluyang nangunot ang noo at hindi ito naintindihan ng dalaga. Give me a chance to make you smile. Hayaan mo ipakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat na-appreciate mo. Bakit pa mahalaga sa iyo mapangiti ako? Trabaho lang naman natin to pareho, di ba? Your job is to protect me and I'm here because I want my safety. Hindi sumagot ang binata. Bahagyaring natigilan si Jenny. Paano ba naman? Ang lumulubog na araw, nagtatapon pa rin ang liwanag. At ang liwanag na yun tumatama sa mukha ng binata. Para tuloy itong Diyos na ibinaba sa langit. Hinahangin ang buhok nito at ang mga mata ay kitang-kita ang pagiging malalim na kulay brown. Doon din napansin ng dalaga ang pilik mata nitong mas mapilantik pa sa kanya. Dahil nahuhulog ako sa walang emosyon mong mga mata. Para ako nakatitig sa kawalan. Mawawala ang kahit sinong titingin sa'yo. Hindi ka ba nangangapanin minsan? Hindi ka ba nawawala sa sarili mo mundo? Hindi alam ng dalaga, ngunit naramdaman niya ang pagkirot ng puso. Hindi niya alam kung anong klaseng sumpa ang dala ng binatang ito. Ngunit ang alam niya lang simula na mag-cross ang landas nila, nakakaramdam siya ng kokonting emosyon sa kanyang puso. Marahil ay hindi ito maganda. Marahil ay dapat na matiyak ang kaligtasan upang makalayo na siya dito muli. Dahil kung hindi, baka masaktan lang siya. Hindi nga nagbibiro si Stanley. Magmula ng araw na sinabi nitong bigyan siya ng pagkakataon, ginawa na niya kung ano-anong bagay para mapangiti ito. Royce, anong balita sa kumpanya? Nakasandal ang dalaga sa upuan habang nakatanaw sa payapang karagatan. Sa harap nito ay mga papeles na binabasa nito at laptop na tinitignan ng market sales. Ganun pa rin, Miss Castro. At tungkol sa pinag-uutos mo, mukhang naunahan na ako ng bodyguard mo. He's not my bodyguard. Ah, okay, sige. Ano pala siya? Knight in Shining Armor. Umirap ang dalaga dahil sa pagiging pilosopo ng assistant niya. Nakagat pa niya ang labi dahil may kung anong namumuo sa kanyang puso nang mabanggit ang salitang bodyguard. He's just a person that will keep me safe. Natigilan ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit tila nahihirapan siyang huminga habang iniisip ang itsura ng binata. Madam, hindi ko alam kung magagalit ka sa sasabihin ko. Pero sasabihin ko pa rin kahit magalit ka. Kung kalokohan lang yan, ayoko marinig. Nagbago ang boses mo, madam. Muli namang natigilan si Jenny. Dahil hindi niya alam kung anong klase ang tinutukoy ng assistant. Kabisado kita eh. Kahit ang boses mo, malamig, walang buhay. Wala man lang halong kakalmahan. Ngunit ngayon payapa ang tinig mo. Magaan pakinggan. At di mabigat. Hindi ka takot-takot. Diyan ka na lang kaya, madam. Mukhang mas kalmante ka dyan eh. Tumawa pa ito na napakalakas kaya napailing na lang siya. Ngunit, kagat ang labi, dahil hindi niya na-re-realize na may epekto na rin pala talaga sa kanya si Stanley. Kakamali ka lang, Royce. Pagtanggi ng dalaga bago putulin ang tawag. Hi! Halos mapatalon sa upuan ng dalaga,
sa bigla ang pagsasalita ni Stanley mula sa likod niya. I'm sorry, nagulat pa kita? Marahan namang umiling si Jenny. Di naman. Bakit ganito? Bakit ngayon nakakaramdam ng kakaibang emosyon ng puso niya? Bakit nakakaramdam siya ng panginginig? I already cooked, kakain na tayo. Mamaya ka na mag-work ulit. I'll help you. May alam naman ako sa negosyo. Dahil sa malakas na tibok ng puso, hindi na nakakontra pa ang dalaga at tumango na lang siya. Let's go. Kinuha nito ang kamay niya na ikinagulat niya. Napatingin ang dalaga sa kamay na hawak ni Stanley at nagpadala sa marahan nitong paghila. Tada! Boodle fight! Natigilan si Jenny at nakaramdam ng pagkirot ng puso. Bigla na lang kasing dumaan sa alaala niya ang sorpresang ginawa sa kanya ng kanyang nanay. Noong ikawalong kaarawan niya, naghanda rin ito ng mga pagkain na nakalagay sa dahon ng saging. Wow! Ang dami mo namang niluto! Matamis na ngumiti si Stanley at hinawakan palalo ang kamay niya hanggang sa makalapit sa mga pagkain. Para marami kang choices, para matikman mo rin ang napakasarap kong luto. Pabiro namang umirap ang dalaga bago mahinang tumawa. Masarap ha? Matapos yun, pareho silang natigilan. Tumawa ka? Nanlaki ang mga mata ni Jenny. Hindi na malaya ng ginawa, pati siya ay nagulat sa sarili. Hindi ah. Mabilis na pagtanggi ng dalaga at kunwaring tinitignan ang mga pagkain. Napatawa kita! Isa pa nga, ulitin mo nga! Hindi, guni-guni mo lang yun. Pagtanggi ng dalaga habang kagat ang labi at kunwaring inaabot ang baso sa kabilang side ng table. Pigil na pigil ang pagngiti ni Jenny. Paano nga ba niya matitiis ang pagiging makulit ni Stanley? Ang laking tao nito pero kung umastay parang bata. Ang cute-cute nito. Wait, ano yung nakikita ko? Ngumingiti ka ba? Makulit na tanong ng binata nang sinilip nito ang mukha niya. Lumayo ka nga, lapit-lapit mo naman sa akin, hindi ako ngumingiti. Napagdikit ni Jenny ang mga labi para itago ang ngiti. Huwag ka nang tumanggi, nakikita ko kaya. Ang ganda na makukulay mo mga mata. Stanley, umiti ka para sa akin, Jenny. Gusto kong makita na kumikinang ang mga naungusap mong mga mata. Ang ganda-ganda. Nakakahulog pala talaga. Napakurap-kurap ang dalaga sa sinabi ng binata. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin dahil sa mga sinabi nito. I don't smile naman kasi, Stanley. Huwag kang ang gawa-gawa ng kwento dyan. Imbis na magsalita ay maingat na hinawakan ng binata ang pisngi niya at nagdulot ito ng pagkalat ng boltahe sa katawan ni Jenny. Para itong nangingiliti sa kaloob-looban niya, para itong nagdadala ng nakakaliyong kakalmantihan. Unti-unting lumalapit ang mukha ni Stanley sa dalaga. Natigilan naman si Jenny at halos hindi makagalaw. Hihintayin lang ang tuluyang paglapit ito sa kanya. Maya-maya pa, unti-unting ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Naramdaman pa ni Jenny ang paglapat ng ilong nito sa kanyang ilong at ng tuluyang paglalapat ng kanilang mga labi. Doon na nakumpirma ng dalaga na may kakaibang ang reaksyon ng puso niya dahil sa kagagawa ng binata. Ngayon niya napagtanto na ito ang pasimuno kung bakit nagtatraidor sa kanya ang sariling puso. Oh my gosh! Stanley! Dahil sa gulat ni Jenny, nang may magsalita kung saan, malakas niyang naitulak ang binata. Doon ay nakita niya isang babae. Samantalang sila Kiera at ang kapatid at ang iba pa nitong kasama, nakatakip na ngayon ang mga mata. Clarissa, what are you doing here? Agad na tanong ni Stanley bago sulyapan si Jenny na ngayon ay pulang-pula ang pisngi. Bibisita lang sana. Kaso, may eksena pala kaming dapat hindi abutan. I'm sorry for disturbing you guys. Hinging paumanhin ito kay Jenny. No, it's okay. Yeah, you're disturbing us. Dahil sa sagot ni Stanley, mas lalo lang nahiya ang babae. I should wash my hands. I'll be right back. Pagpapaalam ni Jenny,
para lang makatakas sa mga ito. Nang tuluyan ang makaalis ng dalaga, doon naman nagtapon ang mapang-asar ng ngiti ang mga naroon. Ikaw ah? Talagang confirm na hindi ka kasama sa girls' organization! Ngumisi lang si Stanley bago lumapit sa mga ito at ginulo ang mga buhok. Baliw! Samahan niyo na lang kami kumain. Pwede po bang gawin niyo po lahat para mailigtas ang nanay ko? Dadalan ko po kayo ng pera. Hahanap po ako ng pera. Huwag niyo lang po pabayaan niya nanay ko. Luhaan ang mga mata ni Jenny. Halos tumuhod siya sa harap ng mga ito ngunit patuloy lang na umiiling ang mga ito. Pasensya ka na talaga, miss. Sumusunod lang kami sa patakaran ng ospital. Please naman, oh. Nagmamakaawa ako. Gagawin ko lahat. Mailigtas niyo lang siya. Ano bang gusto niyo? Lumuhod ako. Gagawin ko. Naku, miss. Bawal po yan. Wala po talaga kaming kakayahan gawin yun, eh. Sinungaling, may kakayahan kayo eh. Pero ba't ayaw niyo iligtas yung nanay ko? Magbabayad naman kami. Hindi ko kaya mawala siya sa akin. Pakiusap naman oh. Iligtas yun yung nanay ko, please. Tuluyang nanghina ang tuhod ni Jenny at napaluhod na nagmamakaawa sa mga nurse at doktor. Pinipilit naman siya nito na tumayo dahil pinagtitinginan siya ng mga tao. Jenny... Ang hirap na boses ng nanay niya ang nagpatigil sa kanya. Mabilis na lumapit ang dalaga sa matanda. Ngunit, mabilis na inawakan niya ang kamay nito. Nay, huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para magamot po kayo. Kailangan niyo po magmalakas. Iiwan niyo na mo ba ako? Hindi pwede. Ayoko, hindi pwede. Aalis po ako pagbalik ko, magpapa-opera po tayo. Pagod na ako, iha. Hindi ko na kaya ang sakit na nararamdaman ko. Gusto ko nang magpahinga. Nay, paano po ako? Paano ako kapag wala ka na? Nay, hindi pwede, ayoko. Gagawa ko ng paraan. Hanap po ako ng pera. Apo, tama na. Ayoko rin na mahirapan ka pa dahil sa akin. Gusto ko na magpahinga. Hindi yun matatanggap ni Jenny. Paano niya yun magagawang tanggapin? Kung ang katotohanan, ayaw lang naman talaga siyang mahirapan ito. Huwag niyo po ako iwan, Nay. Nay, hindi ko kaya. Hindi ko po kaya. Parang awa mo na. Hagulhol ng dalaga habang mahigpit na hawak ang kamay nito. Ngunit gumiti lang ito sa kanya bago isara ang mga matang lumuluha. Nay! Mabilis na lumapit si Stanley sa dalaga. Pawis na pawis ito at naghahabol ng hininga. Binapangungot ka, magtubig ka muna. Are you okay? Tanging tango lang ang naging sagot nito. Gusto mo ba magpahangin muna? Tinigdan lang ng dalaga si Stanley bago tumikim. Sige, pero gusto kong mapag-isa. Kung yan ang gusto mo. Kagaya ng kahilingan niya, hinayaan lang ito ni Stanley na lumabas mag-isa. Nang makalabas na ito, sumunod ang binata. Ngunit pinanatili niya ang distansya sa kanilang dalawa. Ang hirap mong basahin, Jenny Castro. Mahinang naiusal ni Stanley habang pinagmamasdan ang nakatalikod na dalaga. Naglalakad ito sa tabi ng dagat at mukhang malalim ang iniisip. Ang sabi ko, gusto kong mapag-isa. Napataas ang kamay ni Stanley. Kaya nga, ang layo ko kaya. Bakit ka ganyan, Stanley? Agad na tigilan ng binata dahil sa muling paglamig ng boses ni Jenny. Is there something wrong? Nag-aalala ang tanong ni Stanley bago lumapit dito at marahang hagilapin ang kamay nito ngunit iwinaksi lang yun ang babae. You're distracting me. I don't know what you're talking about, Jenny. Dumaan ang hinanakit sa mga mata ng dalaga. Dahil doon, nakonsensya si Stanley sa hindi niya malamang dahilan. You know exactly what I'm talking about here. You're distracting me.
I should be in Manila taking care of my business. Ang dami kong mawawalan pera kung mananatili ako dito doing nothing. It's for your own safety. I'd rather die than be broke, okay? Dahil sa sinabi nito, natigilan si Stanley. Hindi niya alam kung ba't ang hirap-hirap basahin ng mga susunod na sasabihin ng babae. Then I'll give you money. Ngunit sa sinabi niyo ng binata, unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng dalaga. Hindi mo ako naiintindihan. I do. Okay, I do. So just calm down and hold my hand. Ayoko maging mahirap. Ayoko maging mahirap. Ayokong bumalik sa pagiging mahirap. So kung paano ang mga taong inaasahan mo, walang magawa dahil wala kang pera. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha nito dahil doon nakaramdam ng kirot sa puso ang binata. The company needed me. Hindi ko pwedeng hayaan na malugi kahit magkano ang kumpanya ko. I just can't do that. Ang hirap. Ang hirap maging mahirap, Stanley. Wala kang idea doon. Ang hirap maging mahirap. Hagulhol nito na para bang hindi nakakayanin ang mga emosyon na nag-uumapaw. Shh! I know. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi yun mangyayari pa. Hindi ko hahayaan na maghirap ka. Nang mamatay ang nanay ni Jenny, ipinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaan na doon na lang siya. Ang kahirapan ang nagkait sa buhay ng kanyang nanay. Kaya nga nagsumikap siya, nagtrabaho siya sa kung saan-saan hanggang makaipon at magsimula ng sariling negosyo. Doon nagsimula ang pag-angat niya sa buhay. Doon din nagsimula ang pagkawala ng kanyang emosyon. Namatay yun, marahil nang mamatay ang kanyang nanay. Jenny, look at me. Do you trust me? Tinitigan ng dalaga ang mapagmahal ng mga mata ni Stanley. Para siyang hinihila nito. Para itong kumakalma sa kanyang sistema. Yes, I trust you. I trust you with my life, Stanley. Then let me handle your problem and just stay by my side. Hayaan mo tanggalin ang harang sa puso mo, please. I like you, Jenny. And I will do everything para lang hindi ko makitang lumuluhay ang mga mata mo. Bago pa man makasagot ang dalaga, masuyon ng inangkin ni Stanley ang kanyang labi sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim, mas gumagapang sa buong pagkatao niya. Tinugon naman ni Jenny ang malalim na halik na yon. Unti-unti nang dumidilim ang paligid, ngunit ang puso ng dalaga, nasisilayan na ang pagliwanag. Unti-unti nang binubuksan ng lalaking ito ang kanyang puso. I might lose my mind if I saw you crying one more time. I'll protect your heart because I'm deeply falling. I'm falling for you, Jenny. Masakit ang ulo ni Jenny nang magmulat ng mga mata. Inilibot niya ang paningin kahit nahihilo pa. Wala siyang matandaan. Love? Nilingon ni Jenny ang pinagmula ng boses. Doon ay nakita niya si Stanley. Nakatali ito patayo at punong-puno ng dugo ang muka. Stanley? Kahit nahihilo, mabilis na tumayo si Jenny at pagewang-gewang pang lumapit sa binata. Ano nangyari? Ba't nandito tayo? Walang maalala si Jenny. Ang alam niya lang pagkatapos nila magpahangin, bumalik na sila sa mansyon. Ngunit na makabalik na sila, napuno ng usok ang sala. Ngunit hindi yung tipo na usok na nagmula sa apoy. Napasok nila ang mansyon. I don't know how they locate our location. Pero tiyak ko na may mas malaki pang isda sa likod nito. But don't worry, alam kong papunta na ang pamilya ko. They received my signal by now. Who did this to you? Ang sama-sama nila. Shh, it's okay. Masaya ako na hindi kanila ginalaw at hinayaan ka lang. Love, look at me. I'm okay. I'm okay. Paninigurado nito sa kanya. Kahit pa nahihirapan, tumangutang ang dalaga bago mas binilis na natanggalin ang tali nito. Good job.
Good job, love. Anito, nang matanggal ng dalaga ang buhol, maingat na hinagka ng binata ang noon ni Jenny bago ito mahigpit na niyakap. Labanan mo sila, Stanley. Huwag ka papayag na saktan ka ulit nila ng ganyan. As you wish. Nang makarinig sila ng yabag papalapit, mabilis itinago ni Stanley ang dalaga sa likod niya para maprotektahan ito sa kahit ano paman. Hindi nga nagkamali ang binata, mga kalaban nga ito. Kinuha ni Stanley ang 2x2 na nasa lapag at inihanda ang sarili. Nang tuluyang pumasok ang mga ito, hindi na hinayaan ni Stanley na makabuelo pa ang mga ito. Mabilis niyang sinugod ang mga kalaban. Samantalang kumuha rin ng isang mahabang kahoy ang dalaga at ipinukpok ito sa mga kalalakihan na napatumba na rin ni Stanley. Dumagsa ang mga kalaban, kaya hinawakan ni Stanley ang bewang ng dalaga para matiyak ang kaligtasan nito habang nakikipaglaban siya. Sabay silang umikot at inatake ang mga kalaban kahit pa yun lang ang gamit nilang armas. Pakiramdam ni Jenny, wala nang mas ligtas pa na lugar maliban sa bisig ni Stanley. Good job, love. You're doing great. Nagwawala ang puso ni Jenny. Marahil nahuhulog na nga rin siya sa binata. Teka, nahuhulog na siya kay Stanley? Muli silang umikot dahil bumuelo ng malakas na sipa ang binata para ialay ito sa mga kalaban. Maya-maya pa, narinig na ni Jenny ang pagdating ng mga pulis. May mga pulis! Tumakas na tayo! Ang ibang mga kalaban ay nagtakbuhan sa kung saan upang makatakas. You're safe now, love. Ngumiti naman si Jenny at tumango kay Stanley. Dahil doon, matamis din ang ngumiti ang binata. See? Mas maganda ka talaga kapag gumingiti. You should go first. I'll take care of something. Tumango naman siya. Sumunod ka, ha? Matamis na ngiti at mabilis na pagtangulang ang isinagot ni Stanley. Halos mabangin na si Jenny sa mga ingay sa paligid. Sunod-sunod na ingay na nagmumula sa mga ambulansya at pulis. Ngunit ang mga gulat na ekspresyon ng dalaga, nakapako sa lalaking nakangiti sa kanya. Hawak nito ang kaliwang bahagi ng tiyan na may unti-unting pulang likido ang lumalabas sa bibig nito. Stanley! Balak na itong lapitan ng dalaga. Ngunit sa muling pagkakataon, nakarinig siya ng 2 beses na pag-alingaungaw ng putok ng baril. Naitapon sa area mga kamay ng binata, habang ang mapagmahal na mga mata nito'y nanatiling nakatutok kay Jenny. Stanley, no! No, please! Please! Help! Help, Stanley, please! Please, huwag ka naman pumikit, oh! Parehong lumapagi ang 2 sa maruming sahig. Hindi alam ng dalaga kung ilan ang tama ng baril ang natamo ni Stanley. Ngunit wala siyang pakidoon. Basta maisugod agad sa ospital ang binata. It's okay. I'm okay, love. Please, don't die, Stanley. Huwag ka mamamatay kasi papatayin kita. I know what I'm saying is nonsense. But please, don't die. Please, stay with me. Please. Lalo lang lumakas ang iyak ni Jenny nang umubo ang binata ng mas maraming dugo. Shh, don't cry. You look really pretty, but don't cry. Mas lalong umiyak ang babae. I always love you, Jenny. Umiiling ang dalaga. Halos nababalaw na ito para sa saklolo. No, don't say that. Reserve that when you're okay, please. Please naman, no. Mababaliw na ako eh. Mababaliw ako pag nawala ka sa akin. Parang awa mo na. Don't close your eyes, please. Don't close your eyes, please. Don't die, please. Stanley, please. Inalog-alog pa ni Jenny ang lalaki. I want to hear you say it, baby. Please. Naninikip ang dibdib ni Jenny. Para siyang nahihirapan sa paghinga. Ayoko. Kailangan mo na maging okay ka. Maging okay ka, okay? Hikbi ng dalaga. Aligaga na siya. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Please. I love you, Stanley. Please stay alive for me. Parang ayaw mo na. Ayaw ko na maiwan ulit. Hirap,
Ngunit matamis ng ngiti ang pinakawala ng binata bago ito tuluyang pumikit. Kasunod naman nun, sumisigaw ng mga Parker na kapapasok lang sa warehouse ang dumating. Clarissa! Pagtawag ni Jenny sa huling lakas na natitira niya. Agad naman silang nakita ng mga Parker at nagmamadali ang mga ito sa paglapit. We need to save him. I couldn't afford to lose him. Ayoko. Please, iligtas niyo siya, please. Halos pumiyok sa sakit si Jenny. Ramdam na ramdam niya ang pagkirot ng puso at para bang pinipiga pa ito na husto. Nang maisugod sa ospital si Stanley, hindi na makapa ni Jenny ang sariling lakas. Para bang tuluyan na siyang iniwan maging ang sarili. Auntie, he will be okay. Take a rest. Tumango lang si Jenny kay Kera bago muling sinulyapan ang salamin ng pintana ng operation room. I'll grab some water. Samahan na kita, Jenny. Matamlay nang umiti ang dalaga at umiling kay Clarissa. I can handle it, thank you. Ngunit isa itong kasinungalingan. Nang makarating sa hospital chapel, tuluyang bumigay ang tuhod ni Jenny. Hindi na siya nag-isip at lumuhod sa harap ng krus. God, save him please. Ibigay ko lahat ng bagay na meron ako. Huwag mo lang kunin sa akin yung lalaki nagparamdam sa akin ng masarap na buhay. He made me live. He made me feel that I'm alive. Please. Please. I need him. I need him in my life. Pinipigilan ng dalaga ang paghikbi. Ngunit hindi pa rin mapigil ang labis na emosyon. Hindi ko po kakayanin na kung sa pangalawang pagkakataon mawawala sa akin yung taong mahal ko. Please, I'll give up everything just for you to save him. Marahil, desperada na siya. Ngunit ano pa bang nakikita ang opsyon ng dalaga? Kahit bilhin niya pa ang ospital, kung hindi kayang iligtas ng mga ito ang binata, ano pa ang saysay ng kanyang yaman? Mahal ko po siya. Naramdaman naman ni Jenny ang masuyong paghawak sa kanya ng kung sino. Ang sunod na lang niyang namalayan, yakap na siya nito. Just cry it out. We'll be here. He's a strong man, Iha. Hindi kayo iwan ng anak ko. Nang bumalik sila doon, bakas sa mukha ng ilang doktor ang pagpapanik. Napansin naman agad ni Jenny ang pulang ilaw. Code red! Check again the heartbeat! Parang may sumabog na kung ano sa loob ng dalaga. Pakiramdam niya, puro echo na lang ang naririnig niya at parang naging mabilis ang bawat tagpo. No, Jenny, stop! Mabilis nagpumilit kumawala ang dalaga sa pagtutol ng mga pinsan ni Stanley. Let me go. I want to see him. Jenny, let the doctor do their work. Do you trust my cousin? It's not about how much I trust him, Clarissa. It's about how hurtful this sin is. Hindi ko to kaya. Hindi ko siya kaya mawala sa akin. Muling napahagulhol ang dalaga. Kahit nagkukumawala, pilit niyakap siya ni Clarissa. Hindi ko kaya mawala siya sa akin. I'll die with him. Hindi makakaya ni Jenny ang muling mawalan. Ngayon niya lang napagtanto na kahit gaano kagarbo ang yaman, wala siyang kayang gawin sa ganitong mga pagkakataon. Kahit pa siguro magmakaawa siya kapalit na lahat ng yaman niya, wala itong magagawa kundi ang maghintay. He's my son, Miss Castro. Hindi kayo iwan nun. Walang Parker ang namamaalam na hindi pinapakasalan ng babaeng iniibig niya. Luhaan ng mga matang tinignan ni Jenny ang ama ni Stanley at nang hihinang tumango. Let's just pray for him. Nauubos ang natitinang lakas ng babae. Paano pa kasi siya magkakaroon ng lakas kung ang hangin niya ay lumalaban sa buhay at kamatayan ngayon? Fight for the Stanley, fight for me, balikan mo ako. Ito ang una at huling magiging pag-ibig niya. Dahil ang lalaking to ang siyang nagturo sa kanya nang bagay na akala niya noon ay hindi totoo. Ang lalaki nagpaalala sa kanya na meron pang bagay na higit sa pera, ginto o kayamanan. Ang lalaking una niyang minahal.
Ang lalaki nagturo sa kanya kung paano hilumin ang puso niyang matagal na dumugo at nagsugat. Si Stanley Parker, ang buhay niya. Anong pangalan ng pasyente sa room 203? Yung matandang babae na may kasamang babae? Tandang-tanda ni Stanley ito nang marinig na tanong ng pinsan niya si Clarissa sa reception 8 taon ang nakakaraan. Cla, what's wrong? May nakita ko matandang babae sa room 203 eh. Mukhang nahihirapan sila. Gusto kong bayaran ng bill nila. Ako na. Ang bill po ba nila, Jenny Castro? Bale, 290,000 po. Alam mo ba nakakaawa ang babae dun? Narinig ko siyang iyak ng iyak kanina. Inakbayan ni Stanley ang pinsan bago na natiling nahikinig sa kinakwento nito. Nang parehong araw na yon, may nakitang babae si Stanley sa chapel na hospital. Nakaluhod dito sa harap ng altar. Please, please. Hindi alam ng binata, ngunit nasasaktan siya sa boses ng dalaga. Miss, okay ka lang? Tumingin ito sa kanya. Lumapit siya dito habang kinukuha ang panyo sa bulsa niya. Ito ang kauna-unahang beses na may makita siyang kasing lungkot na mga mata nito. Tinanggap nito ang panyo at marahang tumango. Ayos lang. Salamat sa panyo ha. Ibabalik ko na lang to kapag mayaman na ako. At marahil, yun ang unang beses na nakuha nito ang atensyon ni Stanley Parker, ang babaeng matagal na mahay sa loob ng puso ng binata. Hoy, anong ngiti yan? Matunaw naman si Jenny. Nilingo ng binata ang pinsan na si Clarissa bago umiling. Wala. Ang ganda-ganda niya kasi, no? Hay, naku. Ganyan din siguro kainlab ang asawa ko sa akin. Ganyan niya din ako tignan eh. Mga lalaki talaga. Tinigdan ni Stanley ang mga pinsan. Tanaw niya si Kiera. Nakangiti ito habang nakikinig sa iba pa nilang pinsan at mga pamangkin. Kamusta na mga mata mo, Ke? Tanong ni Jenny nang makalapit ito. Tipid naman itong umiti bago umiling. Wala pa rin improvement but it's okay, I'll keep waiting. Ilang buwan na rin simula nang masangkot sa malaking laban ng pinsan niya si Kiera. Dahil sa malakas na pagsabog na tamaan ng mata nito na nagsanhi ng pagkabulag. Love, nandiyan ka pala. I didn't see you agad. Tumatawang saad naman ang lalaki at kumaway sa dalaga. Uy, huwag kayo dito. Ang saya-saya namin dito nagkukwentuhan. Tapos nalapit kayo para mag-inggit. Tinawanan lang nila mga ito bago niya anyayahan ang fiancé palayo sa mga ito. Thank you for staying by my side, love. Ngumiti naman si Jenny at yumakap sa lalaki. Hindi ba at sabi ko sa'yo? Naku, mamamatay ka, papatayin pa kita lalo. Natakot siguro kaluluwa mo, no? Kaya binalikan niya sa akin. Marahan namang natawa si Stanley at hinagka ng ilong ni Jenny. Talagang malaki ang pinagbago ng babae. Dahil ngayon, mas magaan na itong tignan. Madalas na kasi ang pagngiti at pagtawa nito. Salamat Stanley ah. Dahil tinuruan mo ako ng mga bagay na akala ko hindi na mahalaga. Mahal na mahal kita. Higit pa sa lahat ng kayamanan at ginto na meron ako. Masuyong hinawakan ni Stanley ang kamay ng babae at masuyo itong hinagkan. I will give you everything in this world, Jenny. Walang bagay na hindi ko kaya ibigay sa'yo. I love you. What if magpakasal na tayo agad? May pili na mangiti sa labi ni Jenny bago tumangutango. Kung gusto mo, bibili na ba ako ng simbahan? Tumawa pa ito bago tumugon sa halik ng lalaki. Para kay Jenny, ito ang tunay na yaman na gustong ibigay sa kanya ng namayapan niyang nanay. Ang kayamanan na hindi basta-basta mauubos, hindi mapapalitan at walang kaagaw. Ang pagmamahal ni Stanley Parker, ang lalaking iniibig niya. The